back to my channel. For today's video, pag-uusapan naman natin ngayon kung bakit nga ba may mga OFW na nagpapahamatay. Alam niyo guys, sa mga past na nakaraang last year, dami nating nababalitaan na nagpapahamatay, nagbibikti, tumatalon sa building, yung mga ganyang eksena. Bakit nga ba? Ano nga bang main reason dyan, Maynaw? Pinaka-reason kung bakit nga meron umaabot sa pagbibigti, pagpapatiwakal, yung mga ganyang eksena. Diba, tayo mga OFW, hindi natin alam kung anong kakalagyan ng pupuntahan natin sa ibang bansa, halimbawa sa Middle East. Doon talaga mas mahirap na kung ano yung dadatnan natin doon, hindi natin alam kung magiging mabuti ba yung amo natin or maayos ba o mabait ba yung mapuntahan nating amo, di ba? So, hindi natin alam yun. So, kapag pag nag-apply ka sa abroad, tapos sa Middle East ka magpunta, so asahan mo na na hindi naman siya nakakatakot, pero depende sa magiging amo mo. Ang main reason na talaga ng nagpapahamatay yung mga OFW yung ganyan is problema. Yun yung pinakaunang-una talaga. Yun yung time na yung problema na halimbawa napuntahan nilang lugar is Middle East, tapos yung pamilya mo sa Pilipinas na dapat mong sinasabihan ang problema, kung anong kalagayan mo doon sa Middle East, kung anong naging amo mo, mabait ba, kung paano pakikitungo sa'yo, kung makain ka ba ng maayos, guys, kung sino pa yung pamilya natin, sila pa yung nagbibigay ng problema sa atin. Alam mo dito, so yan, based on my experience, problema ang unang dahilan kung bakit humahantong sa mga may nagbibigti, mga ganyang eksena. Kasi, iba dyan, yung mga pamilya natin sa Pilipinas, minsan, may maraming reklamo. Pag nagpadala ka ng ganito, kapos sa ganito, hindi sapat, kulang pa. So, sana guys, yung mga pamilya natin sa Pilipinas, ma-appreciate nila yung paghihirap natin dito sa ibang bansa. Kasi, hindi porke abroad is napaka-ganda ng tignan, diba? Mahirap din mag-abroad. Mag-isa kang lumalaban, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Sa mabait bang amo, sa mapang-abuso ba? Depende yan eh. So, kayo na sa Pilipinas, huwag nyong laging puro problema yung puro reklamo yung binibigay nyo dung pinaparating yung nung balita, diba? Yung naman, minsan, broken, mga ganyan. Tapos, nasa ibang bansa ka, iniwan mong asawa, nangapit bahay na, tapos nagloho. Minsan, yung nagpapatiwakal, kulang sa tiwala ng kulang sa tiwala dun sa taas. Kasi minsan kapag hindi ka talaga kumakapit sa kanya ng mahigpit, talagang umaabot ka sa depression, sa talagang yung wala ka ng ibang maisip kundi yun na lang yung pinakasolusyon, yun yung mga pagbibigti, tumatalon sa building, umiinom ng lason, yung mga ganyan, depression. Talagang pag inatake ka ng depression, kaya sana ma-appreciate nyo yung mga kamag-anak nyo na nasa ibang bansa. Kagaya ko na OFW din, yung mga anak ko sa Pilipinas, huwag panay-panay ang reklamo, char. Sana, bigyan nyo rin ng halaga kahit papaano yung isang OFW kagaya namin na kamustahin kami, kung okay ba kami, hindi porke nagpapadala kami lagi sa inyo, ay okay na, diba? Sana hindi nyo kasi alam kung anong magiging kakalagyan namin dun sa pupuntahan naming lugar. Kasi kami yung kami yung mangingibang bayan. So, ang pinaka-reason din naglokoy yung asawa, tapos broken, yan, depressed. Tapos halimbawa naman, meron namang napunta sa Middle East, tapos salbahe yung amo, tapos minamaltrato, kulang sa
kain, mas kulang din sa tulog, parang mas lamang na lahagi ang work kaysa sa magpahinga. Yung iba, nagpapatiwakal na lang. Kasi, yun na lang yung naisip nila na dahil na makatakas sila sa ganung sitwasyon. Kaya napakaraming dahilan bakit nagpapakamatay ang isang OFW. Nagkalat yan ngayon. Kaya minsan, minsan hindi nila alam sa mga pamilya natin sa Pilipinas, hindi nila alam na minsan hindi tayo nakakatulog ng maayos. Kasama na yun kasi, kasama na yun sa buhay, kasama sa trabaho eh. Depende yan sa pupuntahan nating lugar. Gagaya ko, nasa Taiwan ako, so hindi naman siya ganun kahigpit kasi iba yung rules dito sa Taiwan, di kagaya ng sa Middle East na talagang balot na balot ka. Dito kasi open country, tapos doon, bawal ka mag-smile sa lalaki kasi akala may gusto ka na. Dito kailangan naka-smile ka kay parang ano sa kanila yun, good vibes. Ay, bad vibes yun sa kanila pag kasimamat ka. Yung parang ang dating sa'yo is parang mabigat sa kanila yun. So, kailangan always kang happy. Yung kahit may problema ka, hindi mapapakita. Kasi parang ano yun sa kanila eh, parang magaan yun sa pagtanggap, parang pagpasok. Yung parang ganun. Kasi iba yung mga ibang Taiwan, iba sa Middle East. Sa Middle East, di pa parang karamihan na marami ng parang mga pang-aabuso. Kaya, yung mga OFW na hindi na halos wala nang ibang makwentuhan, wala nang ibang mapagsabihin ng kanilang mga problema, ayun, umaabot na lang sa amin sa mababalitaan lang natin na may tumalon sa building, may nagbigti, minsan naglalive pa sila, nagbibigti, diba? Eh, parang wala na sila sa katinuan kasi the more na marami silang problema, puro problema yung dumarating sa kanila, puro problema yung ng balita na yung nasa Pilipinas na ganito ganyan, kung atas na sababay pa sa broken, sababay pa nung niloko siya, ng asawa niya, ng boyfriend niya, tapos yung amo niya dun sa napuntahan niyang lugar, hindi pa maganda, minamaltrato siya, minamanyak siya ng amo niya, yung mga ganong eksena, kaya umaabot sila sa mga pagbibigti, kasi iyon lang yung pinaka naisipan nila na parang yung pinakasagot sa isip nila na hanggang doon lang talaga na hindi nila kinakaya. Kaya pag natapos nila yung lahat, magbibigti na lang at least para matapos na lahat ng problema. Yung parang ganun kasi minsan pag may problema tayo, kagaya ko na isang OFW din, oo, marami tayong problema sa buhay, hindi tayo nawawalan, kasama yan sa buhay. Pero huwag tayong makalimot sa itaas, palagi tayong magdarasal na kahit saan sulok man tayo ng mundo, kung ano may kinahaharap natin ngayon sa mundo natin, nasa talagang mananatili tayo nakakapit sa kanya. Kasi guys, walang imposible. Kagaya ko na isang OFW, marami din akong pinagdaanan, marami akong, actually, dumating na rin ako sa puntong depression eh, parang ganun. Yung puro problema niya lang dumarating sa akin, although na walang thank you, walang mga ganyan-ganyan, lahat ginagawa mo para sa kanila, tapos wala ka man lang anong magandang balita, puro reklamo. Dumating ako sa stage na ganyan, yung depressed talagang, pero mas malakas yung kapit ko sa kanya, kaya nananatili pa rin talaga ako na kahit ano, minsan dinidedma ko na lang kasi minsan pag inisip mo mai-stress ka lang, sakit lang yung ulo mo, maapektuhan yung work mo, so kailangan kapag ano, may mga problema tayong darating sa buhay, huwag nating iisipin na pagpapatiwakan na lang yung magiging solusyon kasi hindi maganda yun eh, hindi mabuti yun. Parati nating iisipin na kaya tayo nandito dahil para sa mga mahal natin sa buhay, sa mga anak natin, sa pamilya natin sa Pilipinas. So, kailangan malakas yung kapit mo sa taas. Parati tayo mag-pray na kahit anuman yung problema na darating sa atin, hindi solusyon yung pagpapatiwakal, pagbibigti, or naglalason. So, alam niyo na yung mga somewhere out there dyan, ang mga OFW na kagaya ko. Marami na tayong nababalitaan ng mga ganyang problema. Pero sana naman, huwag natin hahayaan na tapusin natin yung buhay natin dahil sa isang mga ganyan lang. Kailangan mas malakas yung kapit natin sa itaas. Huwag natin hahayaan na napangibawan tayo nung masasamang bumubulong sa atin. Kasi
tuwang-tuwa yun pag nangyari yung ganun. So, ayan, yun lang muna aking i-share ngayon. So, sana meron kayo natutunan kahit pa paano. Dahil, talaga namang lumalaganap karamihan. Last year, lumalaganap yan eh. Ang dami kong nabalitaan na ganyan. So, sayang ang life. Minsan lang tayo mabuhay. So, palagahan. Biglang makabuluhan ang bawat minuto. Kahit maraming dumarating tayong problema natin nakaharap ngayon. Talagang mag-pray lang tayo. More kapit lang kay God. Kahit iba, minsan sumusuko na sa buhay na ayoko na, hindi ko na kaya, ganyan. Lahat naman tayo, parang ang dami natin mga problema ang pinaghaharap ngayon. Depende na lang talaga yun sa pananalig mo sa Diyos. Talagang kung malakas yung pananalig mo sa Kanya, kahit hindi mo siya nakikita, magtiwala ka lang sa Kanya na lahat, walang imposible. Magdasal ka, kahit hindi mo siya, kausapin mo lang siya ng kausapin. Kasi guys, kahit hindi yan sumagot, naririnig tayo niya kahit million pa tayo, di ba? Ganyan siya, walang imposible, naririnig tayo niyan. Kaya kahit konting bulong mo lang, napagod ka na, sana maayos na lahat, naririnig ka niyan. Kaya keep praying lang. Ang isang kagaya ko na OFW, magtiwala lang tayo na kaya natin lahat ng haharapin natin sa buhay. So, walang imposible kay God. So, kayo dyan ng mga nakakaisip ng mga problema, maraming problema ang iniisip pala, baliktad. Huwag kayong masyadong magpaka-stress. Po, alam natin yun na maraming problema talaga. Pero, faith lang kay God. Lahat malulutas natin yan. Lahat mabibigyan ng solusyon. Hindi solusyon ng pagpapatiwakal. So, sana meron kayo natutunan today. Thank you very much sa mga nakikinig. Sana meron kayong konting napulot na aral. Huwag kayo basta-basta agay magpapakamatay, ha? Sayang ang life. Minsan lang tayo buhay sa mundo. Hindi naman tayo bubuhay ulit pag namatay tayo, di ba? Tsaka masakit sila yung nabitik ka. Tapos, labas yung dila mo. Masakit. Kaya, enjoy your life. Hanggat nandito pa tayo sa mundong ibabaw. So, thank you very much. God bless you all.